Ito na yung kinita natin dun sa manok na in-order natin kahapon. Yung business, kahit maliit nakita yan, lumalaki at pag-inipon at saka discarte talaga. Bukas lang. Bukas. Okay. Meron tayong budget. What we do here is go What's up mga sa Dictom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay pupunta tayo sa ShopWise para pick upin yung pang small business natin, yung chicken. So medyo mabigat-bigat yon. At tara, punta na natin at balitaan ko kayo kung anong update sa Antipolo. Let's go! Ayun na nga mga sa Dict, bali nabuksan na yung checkpoint doon. Hindi na ganun, hindi na one line, pero may mga nakapantay pa rin sundalo. As usual, traffic na naman saan na rin to sa pang araw-araw. So GCQ pa lang to. So pag nag-copy na naman, asahan mo sobrang traffic. Pasaway ka din na sa intersection. Yung mga beating the red light. Sobrang delikado nun. Walang makontent eh. So ito nang kukontent na. Meron ba? Meron boss. Ah, tali. Bakit? Hey, dadali mo na lang itong pushcart. Ganito mo na lang para ano tawag doon? Para pwede na pang ano, no? So sila yung mga kasama ko dati. Siguro way back 2007. Boss Ron, tsaka si Sir Jerwin, Tukayo. Asan na kaya yung iba, yung mga makakapanood na yan? Ay, shout out nga pala kay Elber. Si Elber, eto pala yung mukha. Eto, papakita ko yung mukha. Eto. Yan. Hindi ko alam kung ano na. Ewan ko kung nagugluta na yun para pag pakita sa amin, pumuti na. Nasa kanya yung kapangyarihan, itim niya. Oo nga. Kaya... ay, oh, ayun yung taong ano eh, yung pag nagsuswimming nakasombrero ka. Ay! Tungapan, napagalitan pa tayo. Bali, ito yung kinuha natin kanina din sa ShopWise. Magnolia Chicken Station. So isang ganito, 1 kilo, para diretso benta na tayo. Lagyan natin ito. So what's up mga sa Dictom TV is in the house again. Update lang tayo sa negosyo natin. Bali, yung kinuha natin na manok, yung kinuha natin na manok is pera na ulit. So ang gagawin natin nito is ibibili na naman natin para at least kahit paano yung kaunti-kaunting tubo is naipon. So lumalaki din siya. Kaya nito. Advice ko lang, ngayon kasi nasa pandemic situation tayo, mas mainam talaga na gumatay ng paraan. Wala tayong pinagkakabalahan. So importante yan, kahit pa konti-konti nagkikitain tayo. So yung 20 kilos na manok na nabili natin kasi promo is kumita na. So advice ko lang sa lahat na makakapanood nito,
mag-isip lang tayo na pwede natin pagkakitaan. So, kung meron kayong alam na mga promo sa mga supermarket or department store, maging pagkain man yan o damit or anything na pwedeng pagkakitaan, i-grab nyo na kasi tumatakbo yung araw, tumatakbo yung oras. Malay mo, hindi natin alam sa pagpo-post mo sa Facebook ng mga items mo, di ba mag-click? Walang masama. So, sa panahon ngayon, kailangan maging practical tayo para at least kahit paano makasurvive tayo dahil mahirap na nga ngayon ang buhay. So, habang maaga pa, trabaho. Bali, eto yung kinita natin sa manok. So ngayon, samahan nyo ulit ako pumunta doon para at least makita nyo yung kukuhain natin na manok, 20 kilos ulit or 30 kilos para maibenta rito. So ayun ang mga sadik, bali may deliver na naman tayo ngayon. Dapat to 30 kilos, na-late lang ng update siya. So ngayon, di-deliver natin yung 15 kilos na chicken dito, tapos yung 5 kilos sa bahay nila muna. Tapos bukas may pick upin tayong 30 kilos na paghahatian na naman ulit. So ayos na yun, maganda di ba? Tayo sa unang mission natin. Bali. Pagandahan na itong mga sadik. Yung presyo na binibigyan natin sa kanila maliit lang. Pero, mabilis maubos. At, kaunti lang yung tubo, pero dire-diretso yung deliver natin. Kaya mas okay na ako yun. At saka, ganun naman talaga sa negosyo eh. Hindi mo kailangan ng malaking tubo na mabagal naman yung sistema. Ang kailangan natin dito, mabilis na sistema kahit maliit na tubo. Diba? So, sibat na tayo at uwi na tayo. Let's go! So, ayun mga sadik, bali, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayon. Isipin nyo lahat ng pwedeng pagkakitaan ngayon para hindi masayang yung oras nyo. Tapos, pag nakaipon na kami, kasi balak namin neto, pag nakaipon kami ng medyo malaki-laki, magtatayo kasi kami ng Samgyup delivery. Samgyup yung Samgyup Center, yung Samgyup Center na tinatawag, at magdi-deliver kami sa mga bahay-bahay para hindi na sila pumunta dun sa mga mahilig mag-Samgyup. Hindi na sila pupunta dun sa labas para lang pumila. So kami na maghahatid sa kanila. Bali, ang target namin is 1 month to 2 months. Kailangan malikom na namin yung target namin pera para at least masimula na yung trabaho at madagdagan pa yung negosyo natin. So ayun, mga sadik, maraming salamat sa lahat ng mga nandito at sa lahat ng gusto magpa-shoutout. Comment down below kayo sa baba at isa-shoutout natin yan. So tandaan nyo, huwag kayong mahihiya sa panahon ngayon. Hard work, face off. So ayun, hanggang dito na lang mga sadik at maraming salamat sa lahat ng mga nanood. At kung hindi pa kita sadik, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell sa baba para lagi kang updated sa aking mga vlog. So hanggang dito na lang. Peace! Damn. Yeah.